Anong mahadlas sa blessing ng Diyos sa iyo? Paano kung gusto kang pagpalain ng Diyos pero hindi niya magawa? Alam naman nating meron tayong Tatay sa langit, di ba? Na gusto magbigay ng pagpapala sa atin. Kaya lang, paano kung merong humahadlang para makamtan natin ito? Gusto mo ba malaman kung ano-ano ang mga ito? Paano kung ninanakaw ng Diablo ang mga blessing dahil hindi natin alam kung ano ang humahadlang dito? Sabi sa Hosea 4:6, napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Isa sa mga kaalaman na dapat nating malaman patungkol sa Diyos ay ang importansya ng paglalagay ng ating sarili sa tamang posisyon upang tayo ay mapagpala. Sa laro ng football ay may player na tinatawag na quarterback. Ang goal niya ay advance ang team niya papunta sa touchdown sa pamamagitan ng pagpasa ng bola sa kanyang mga kakampi. Para masigurado ng quarterback na makaka-advance sila ay kailangan niyang maingat na ibato ang bola sa kakampi niya na nasa tamang posisyon. Imagine niyo na ang Panginoong Jesus ang quarterback at yung bola ang blessing. Maraming tao ang gustong sumalo ng blessing kaya dapat itanong natin ito sa sarili. Nakaposisyon ba ako para saluhin ng blessing na pinapanalangin ko? Kasi pag nanonood ka ng football ay madalang mo makikita ang quarterback na pinapasa ang bola sa isang taong nakatayo lang. Kung hindi, pinapasa niya ito sa lugar na patakbong tinutungo ng isang teammate. Hindi niya binabato ang bola kung nasaan ang player, kung hindi kung saan patungo ang kanyang teammate. Kaya kung hindi hihinto ang teammate sa pagtakbo, ay masasalo niya ito sa tamang posisyon. Maraming Kristiyano ang nagpipray kaya lang nakaupo na lang at inaasahan ng breakthrough o blessing ng Diyos na babagsak sa kandungan niya. Pero pag tinignan natin ang salita ng Diyos, ay makikita natin na napakaraming patunay sa Biblia na kailangan mong iposisyon ang sarili mo para masalo mo ang blessing. Bago maging father of many nations si Abraham, ay kailangan niyang iposisyon ang sarili niya sa Canaan. Bago makita ni Zacchaeus ang Panginoong Jesus at mabless, ay kailangan niyang iposisyon ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-akyat sa puno. Bago makahuli sila Pedro na napakaraming isda, ay kailangan nilang iposisyon ang kanilang lambat sa kanang bahagi ng bangka. Bago makasumpong ng kagalingan ang babaeng dinudugo ng maraming taon, ay kinailangan niyang iposisyon ang kanyang sarili sa paanan ng Panginoong Jesus. Ano yung point? Kung gusto mo ng blessing at breakthrough sa buhay, ay kailangan nasa tamang posisyon ka. Huwag mo expect na makakawala ka sa iyong pagkakautang kung hindi mo pinoposisyon ang sarili mo sa tamang paggasa ng pera at pagbabayad ng utang. Kahit anong panalangin mo ay hindi ka papasahan ng pagpapala ng Diyos dahil nasa maling posisyon ka ng paggasta ng higit sa iyong kinikita. So ito yung pag-uusapan natin. Paano ba natin maipoposisyon ang sarili para makatanggap ng blessing? Tapusin mo itong video na ito upang ikaw ay mapagpala upang magpala ka din naman ng ibang tao. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. How to position yourself to receive God's blessing? Number 1, grow your desire to obey God's commands. Pag sumikapan mong palaguin ng pagnanasa mong sumunod sa Diyos, ang kaibahan ng prosperity gospel sa totoong gospel ay yung mga nagpipreach ng prosperity gospel ay binabahagi yung katotohanan na nagpapala ang Diyos. Tama naman, nagpapala talaga ang Diyos. Kaya lang iniiba nila yung requirement o kondisyon. Tapos pinapalitan nila yung mga detalye na dapat nating malaman kung ano-ano ba talaga ang totoong blessing na binabanggit sa Biblia. Sabi sa James 1:12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Tapos baba tayo sa verse 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Ang taong pinagpapala ay hindi passive. Okay Lord, susundin ko yung kalooban mo kung sakaling may sasabihin ka sa akin o kung meron akong pagkakataon.
Maganda naman ito, pero ang talagang pinagpapala ng Diyos ay yung proactive na nagsasaliksik sa kalooban ng Diyos. Pagising mo sa umaga, itinatanong mo ba si Lord, "Lord, anong direction mo para sa akin ngayong araw na to?" Tapos kukunin mo yung Biblia mo para basahin at malaman ang sagot ng Diyos sa iyo. Ito yung attitude na nagsasabi kay Lord, "Lord, ayokong gumawa ng bagay na hindi mo kalooban. Kaya tulungan mo ako maintindihan ang salita mo at mai-apply ko to sa buhay ko." Ganyan ang description ng isang tao na sasaliksik at patuloy na sumusunod sa Diyos. Ang kapamaraanan sa Biblia para tayo pagpalain ay kailangan ng pagsunod muna bago ang blessing. Hindi mapapagpala si Abraham sa Canaan kung hindi siya sumunod sa Diyos. May isang magsasaka na nagbebenta ng kanyang kabayo. Tinanong siya nung binebentahan niya, sabi nito, "Yan bang kabayo mo ay magaling magtrabaho?" "Abay, oo naman, natatapos niya lahat ng gawain sa maghapon. Masunurin ba naman siya?" "Oo naman." So sabi nung bumibili, "Sige, subukan ko, sasakyan ko siya." Tapos nung nakasakay na siya, hinigit niya yung tali ng kabayo. Tapos sabi niya, "Lakad, alis na tayo." Kaya lang hindi gumalaw yung kabayo. So sinubukan niya na mas maraming beses pa. Kaya lang, talagang ayaw sumunod ng kabayo. Sabi niya, "Kala ko ba masunurin at magaling magtrabaho itong kabayo na to?" "Oo, masunurin yan. Teka lang, kumuha ng 2x2 na kahoy yung magsasaka at pumunta sa harap ng kabayo at ubod lakas nitong hinampas ng 2x2 yung kabayo. Tapos sabi nito, "O yan, subukan mo ulit." Sinubukan patakbuhin ulit nung bumibili yung kabayo. And this time, sumunod naman yung kabayo. Sabi ng may-ari ng kabayo, "Sumusunod naman itong kabayo, kaya lang kailangan mong kunin ang atensyon niya." Kaibigan, huwag mo nang antayin na paluin ka pa ng Diyos para makuha niya ang attention mo para ka sumunod. Sumunod ka na ngayon at ikaw ay pagpapalain. Now na, bakit? Delayed obedience is disobedience. Pag sinabi niya sa'yo, patawarin mo na yung kaaway mo, patawarin mo na. Pag sinabi niya sa'yo, itigil mo na ang pambababae mo, itigil mo na. Now na, pag sinabi niya sumunod ka sa magulang mo, kapag pipili ka na makakarelasyon mo, sumunod ka na agad and you will be blessed. Pag sinabi ng Diyos na huwag kayong mag-sex kung hindi kayo kasal, huwag kang mga tuwiran kung hindi sumunod ka muna. It's either maghiwalay muna kayo o magpakasal na kayo. Maraming bagay na pinapagawa sa atin si Lord na ini-ignore lang natin. Tapos magtataka tayo, bakit ang gulo ng buhay ko? Bakit yung mga anak ko, gaya ko din, naging rebelde? Kaibigan, gawin mong habit ang sumunod sa Diyos at ikaw ay mapapabuti. Sa kabilang banda naman, hindi din tayo pagpapalain dahil sinunod natin yung sinabi ng pastor na name it and claim it. 1,000,000 bukas, i-claim ko na to, akin ka na. Hindi ganun. Hindi tayo i-bless ng Diyos dahil pinangako ng pastor, kung hindi pagpapalain tayo ng Diyos kapag hindi lang tayo nakikinig ng salita, kung hindi sinasaliksik natin, ina-apply at sinusunod ito. Bakit ba nagre-require ang Diyos ng pagsunod sa Kanya bago niya pagpalain? Una, ito makakabuti sa atin. Pangalawa, tuwing sumusunod tayo ay lumalago yung ating relasyon sa Diyos. Sa totoo lang, ang pinakamalaking blessing ay hindi naman yung material na bagay, kung hindi spiritual. Sa tuwing sumusunod tayo sa Diyos ay mas lalo nating nararanasan na totoo siya at ang Kanyang salita. Mas lumalalim ang pagkakakilala natin sa Kanya at mas lalong lumalago ang intimacy natin sa Kanya. Pero kung palagi kang sumusuway sa kalooban niya, ay hindi ka makakatanggap ng pagpapala. Bakit? Hindi kasi ire-reward ng mapagmahal na magulang ang masamang ugali ng anak dahil ito ay mas lalong lalala. "Anak, sinagawa mo na naman ako at hindi sinunod. Ang galing mo talaga. Ito oh, may regalo ako sa iyong kotse." Walang gumagawa ng ganon. Ganon din naman, mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya't pipigilan niya na pagpalain ng isang taong nagre-rebelde sa Kanya. Sabi sa James 5:16, "Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Dinidinig ng Diyos ang panalangin ng taong matuwid o sumusunod sa Kanya." Sabi sa Psalm 66:18, "Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon." Kaibigan, kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, ay huwag ka manatili sa kasalanan. Dahil kahit anong paghingi ang gawin mo, ay hindi mo ito matatanggap. Sabi sa James 4:3, "At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan." Ang kasalanan ang hahadlang para matanggap natin ang blessing mula sa Diyos. Bakit? Gusto ng Diyos na papurihan natin siya sa anumang pagpapala na ibibigay niya sa atin. Kaya kung gagamitin lang natin ito sa kalayawan at kasalanan,
ay poprotektahan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng hinihiling natin. Pangalawa, continuously ask God's blessing. Alam nyo, ang prerequisite para makatanggap ka ng blessing ay simple lang. Kailangan mo muna humingi. Sinasagot ng Diyos sa mga taong lumalapit sa Kanya at humihingi. Sabi sa James 4:2, meron kayong minimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay makakamtan mo pag nagsimula ka ng humingi sa Kanya. Eh Kuya Mike, alam naman na ni Lord yung kailangan ko, so hindi ko na kailangan mag-pray. Yes, alam niya, pero yung paglapit at paghingi mo sa Kanya ay nagpapakita ito ng pagpapakumbaba sa ating Creator. Pagkilala ito na Siya ang Diyos, ang source ng lahat ng ating pangailangan at hindi tayo. Pagpapakita ito ng pagdepende sa Kanya at hindi sa ating sariling kakayahan. Kaya ina-encourage niya tayong humingi sa Kanya ng tuloy-tuloy. Sabi sa Matthew 7:7-8, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo, kumatok kayo at kayo pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat tumahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kung meron kang gustong hilingin sa Diyos, ay magsisimula ito sa paghingi. Hindi man niya laging sasagutin ang hinihingi mo sa paraang gusto mo, pero sasagutin ka pa din niya. Kaya lang, ang hindi niya pwedeng sagutin ay yung kahilingan na hindi mo naman ipinakipag-usap sa Kanya in the first place. Sabi ni Billy Graham, heaven is full of answers to prayers for which no one ever bothered to ask. Have faith in the God of the dream. Let's ask God to bring the dream to completion. God's answer is ready. It's just waiting for our personal and persistent request. Number 3, grow your faith in God. Alam nyo, hindi lang tayo basta hihingi sa Diyos. Kung hindi, hihingi tayo na may pananampalataya. Bakit? Kung hindi ka nananampalataya na mabuti, tapat at makapangyarihan siya, ay wala ka sa tamang posisyon para pagpalain. Sabi sa James 1:6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Alam niyo, madaling magtiwala kay Lord pag ang hinihingi mo ay maliliit na bagay gaya ng parking slot o ibalik ang koneksyon ng internet o kaya makapasa ka sa exam. Pero pag sa may hirap na bagay na at parang imposible yung mangyari, ay nahihirapan na tayong magtiwala sa Diyos. Dinadalangin natin ito, pero naroon pa rin yung pagdududa na ibibigay niya ito. Kaibigan, kung gusto mo talaga ng miracle sa buhay mo, ay kailangan mong matutong magtiwala sa Kanya. Noong araw ay bumalik ang Panginoong Jesus sa sarili niyang bayan, sa Nazareth, para pagpalain sila physically and spiritually at mag-perform ng iba't ibang miracles. Pero hindi ito nangyari dahil hindi sila nanampalataya sa Kanya. Sabi sa Matthew 13:58, kaya hindi gumawa si Jesus ng maraming himala roon dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa Kanya. Alam nyo, narealize ko, nais naman tayong pagpalain ng Diyos. Kaya lang, mas pipiliin niyang huwag na lang ibigay kung hindi naman tayo nananampalataya. Nung sinabi niya huwag mo pasukin ang negosyo na yan dahil illegal, hindi nga nagtiwala. Nung sinabi niya huwag ka magtrabaho sa malayo dahil maiiwanan mo ang pamilya mo, hindi ka naniwala sa Kanya. Nung sinabi niya na unahin mo siyang hanapin at kilalanin sa buhay mo at lahat ng kailangan mo ay ibibigay niya, kabaligtaran naman ang ginawa mo. Kaibigan, hindi mo talaga mararanasan ang himala ng Diyos sa buhay mo. Sa halip ay mapapahama ka pa. Ganun pa man ay hindi pa huli ang lahat. Mahal ka ng Diyos at nais niyang ipakita mo na ngayon ang pagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod. Pagtitiwala na ang mga utos ng Diyos ay para sa ikabubuti mo. Now, ang pananampalataya ay hindi pag-demand sa Diyos ng gagawin niya para sa iyo. Paglilita niya ng paulit-ulit na panalangin araw-araw hanggang sa ibigay ng Diyos ang hinihingi mo, o kaya pagpapanata ng ilang araw, o kaya ay pagkumpleto ng 9 na araw ng simbang gabi para matanggap mo ang blessing niya. Mali, ito ay hindi pagpapakita ng faith, kung hindi pagpapakita na ang faith mo ay nasa ginagawa mo. Ang tawag dito ay belief based on works theology. Hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin base sa haba, dalas at hirap ng prayer. Sabi sa Matthew 6:7, at kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin.
Ang paghingi ng may pananampalataya ay sinasagot ng Diyos kahit sa pinakamaikling panalangin. Bakit? Kasi naniniwala ka na mahal ka ng Diyos at ang kalooban niya ang pinakamainam para sa ikabubuti mo. Number 4, kung gusto mong ilagay ang sarili mo sa posisyon ng pagpapala, ay increase your desire and ability to serve others sacrificially. Sabi ng mundo, para tayo lumigay sa buhay ay kailangan nating unahin ang ating sarili. Pero baligtad ang sinasabi ng Diyos sa atin. Sabi sa Acts 20:35, ginawa ko ito upang maipakita ko sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matutulungan natin ang mga dukha. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Hesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Ang pinaka-best way pala para pagpalain mo ang sarili mo ay hindi pagkamig ng maraming salapi, pagkamkam ng lupain, o pag-hoard ng bigas o kahit anong bagay. Ang pinakamainam na paraan para pagpalain mo ang sarili ay maging blessing ka sa ibang tao. Habang nagsasakripisyo ka para makatulong sa iba, ay mas lalo mong nare-realize na ang pagtulong at pagmamahal sa kapwa ay ang totoong blessing mismo. Kaibigan, huwag mo sayangin ang buhay mo kung hindi gamitin mo ito para tumulong sa iba. Binigyan tayo ng Diyos ng dalawang kamay. One is to receive, one is to give. Kung parehong nakasara ang kamay na yan, hindi ka makakatanggap ng blessing mula sa Diyos. Dahil ayaw ng Diyos na huminto sa iyo yung pagpapala kung hindi gusto niya maging daluyan ka ng pagpapala para sa iba. Kaibigan, isipin mo kung sino-sino ang mga taong dapat mong tulungan. Serve them sacrificially and you will be blessed. Lastly, number 5, para ka manatili sa tamang posisyon ng pagpapala ay grow your understanding that God Himself is the ultimate blessing in life. Kapag hindi mo pinaniwalaan na ang Diyos mismo ang totoong blessing mo, ay hindi ka pagpapalain. Bagamat totoo naman na sinasabi sa salita ng Diyos na ang material na bagay ay blessing na galing sa Kanya at dapat din natin itong ipagpasalamat, ay paulit-ulit din naman pinapaalala sa atin ng Diyos na ang material blessing ay hindi natin dapat maging main desire. Sabi sa Matthew 6:19-21. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Then sabi pa sa Matthew 6:31-33, kaya huwag kayong mag-alala kung anong inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalaga ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya't unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa Kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaibigan, bago mo pa hangarin ang material na bagay, ay hangarin mo muna ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Kapag lumalapit lang tayo sa Kanya dahil may hinihingi tayo o may kailangan tayo sa Kanya, ay umaalis tayo sa posisyon ng pagpapala. Kailan mo sinabi sa Kanya, Lord, gusto ko lang pong makausap ka. Gusto ko lang pong mag-enjoy sa presensya nyo. Wala po akong hinihiling. Gusto lang po kitang makasama. Lord, ikaw palang sapat na sa buhay ko. Ibigay mo man o hindi ang hinihiling ko, ay masaya ako dahil kasama kita. Ikaw ang totoong blessing ko. Maaring hingi tayo ng hingi ng material na bagay pero hindi natin pinapansin yung pagmamahalang relasyon na inaalok niya sa atin. Parang tinapon mo yung isang masarap na steak, tapos kinain mo yung dog food. Lord, mas masarap ito kaysa sa'yo. Kaibigan, wala ka may kukumpara sa Diyos at sa Kanyang pagmamahal sa'yo. Ang pinakamahalagang blessing na dapat mong pagsikapang matanggap ay ang Diyos mismo. Sabi sa Psalm 63:3-6, ang inyong pag-ibig ay mahalaga pa kaysa sa buhay. Kaya pupurihin ko kayo, pasasalamatan ko kayo habang ako'y nabubuhay. Itataas ko ang aking mga kamay sa paglapit sa inyo. Masisiyahan ako tulad ng taong nabusog sa malinamnam na handaan at magpupuri ako sa inyo ng awit ng kagalakan sa aking paghiga. Kayo ang naaalala ko. Sa buong magdamag, kayo ang iniisip ko. Kaibigan, kung hindi mo kayang sabihin ito sa Diyos, ay maaaring hindi mo pa siya nakikilala ng personal. Marahil inaakala mo na masarap na yung kinakain mo. Meron ka na ng lahat ng bagay.
No, ang encouragement ko sa iyo ay tikman mo ang Diyos at ang pag-ibig na inaalok niya sa iyo dahil wala itong katulad. Ang blessing na ito na inaalok niya ay perfect at walang halong kabighatian. Ito ang simula ng blessing na mga blessing, ang magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Sabi sa Revelation 3:20, narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ng pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Kaibigan, kumakatok ngayon ng Diyos sa puso mo. Kung bubuksan mo yan at papapasukin ng totoong blessing, ang Panginoong Jesus mismo ay papasok siya at mananahan sa iyo. Hindi kanya iiwan magpakailanman. Ipahayag mo ang pagsuko ng iyong buhay sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasaan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. Mas hinangad ko pala ang ibang bagay kaysa sa inalok mong pag-ibig sa akin. Ngayon po ay binubuksan ko na ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Salamat sa pagmamahal niyo sa akin. Tulungan niyo lumago ang aking pagmamahal sa iyo. Gusto kong maranasan ang himala mo sa buhay ko. Baguhin niyo po ako at gawing kasangkapan para sa inyong kaharian. Pagpalain niyo po ako upang ako'y maging pagpapala din sa iba. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Jesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama ka namin sa aming panalangin para sa iyong paglagong espiritual. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo naman mas makilala pa ang Diyos ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa iyo para alamin ang araw at oras na mag-fit sa schedule mo. Kung gusto mo naman kaming makausap at magpa-counsel, ay mag-join ka din ng online discipleship group upang makausap mo ang mababait at maka-Diyos nating mga D-group leader. God bless!